Hi guys! Welcome back sa ating channel. For today's video po ay samahan niyo po kami mag-asawa. Ayan siya. Yan, ang aking asawa. Samahan niyo po kami. Kami po ay magtatanim ngayon ng papaya dito sa aming may bakuran. Dade, say hi muna bago tayo mag-start. Ay, may pagdipa pa. Dito nga po ay andito tayo ngayon. Yan, kung tanda nyo po dati at kung hindi pa naman po nyo napapanood yung aking vlog about dito nung iikot kayo namin dito, ilalagay ko guys sa baba yung link ng video na yon para panoorin nyo na lang po para po may idea kayo dito sa kung anong mga nakatanim dito sa palibot namin. And ngayon nga po ay nag-decide po kami na hilarahan ito ng papaya. Itong bali gitna na ito ng halamanan, and ipapakita ko po sa inyo para makita nyo ng ayos. Bali po ayan yung portion na may hilera ng dragon fruit, yan paparyan, hilera yan ng dragon fruit, at yan naman po yung mga saging-sagingan dyan. Halo na po dyan yung ating sabaw and yung ating mga lakatan, yan. And dito nga sa portion na to, tayo maghihilera. Yan. Kung may makikita nyo, ang dami naming tinanim din yan ng aking asawa na ipil-ipil. Or ipil-ipil nga, hindi ko alam kung anong tawag sa ibang lugar. Jerusalem, yan. Jerusalem daw po, sabi ng aking asawa. Yan po ay pinapakain naman namin sa kambing. Dahil nga po kami ay may kambing. And yan, nag-start na pong magtanim ang aking asawa. Ba't nag-start ka na? Papakita ko pa. Ito pong ating papaya dito. Ito ay mahigit na pong 2 months. Yan. And ito ay pinunla lang muna namin doon sa timba na itim. Mahigit na itong 2 months na naipunla doon. Kumuha lang po kami ng mga 8 piraso. Para may isang ruler na po ang kanyang haba. And dito nga natin sinisimula na pong ihilera ng aking asawa. Yan. Ang pagitan niyan ay siguro ay mga 1 metro dapat. Wala. Or higit pa. Wala. Yan. Ipapagitan po natin dito sa ating mga ipil-ipil or Jerusalem. Tutulungan po natin ang aking asawa na hawanan yung kanyang pagtataniman. Yan. Ito po ang ating pananim. Yan. Ito po ay yung hindi siya dwarf na varieties ng papaya, pero sobrang lalaki din po ng nagiging bunga nito. Natuloy na kuha ang kalaykay. Karet. Oh.
Tignan mo yung tiyan. Tignan mo yung taas. Ang kasama ko, tawa-kitawa. Atin mong videographer, mukhang baling hoy. Hinuhay ko ito sa ano? Sa lupa. Tinatam na, hinuhukay. Naman na ang ating video. Ito yung video. Ating videographer, cameraman. Mukhang baling hoy. Pakita mo anak, may papaya na pala dito. Medyo mataas na. Yan. Tawa po na tawa ang ating cameraman. Si Boy Pawaya, bibidyohan natin na hindi niya alam. Yan. Ang ating pong mga papaya ay from punla ay after mga 6 months, pwede na siyang mamulaklak. May posibilidad na po na mamulaklak yung inyong mga papaya. And then, medyo mainit. And then, mga 12 to 14 months, pwede na po kayong makaani ng papaya. Pwede na nyo. Ang dami po natin pwedeng paggamitan ng ating papaya. Tawa kitawa yung ating camera ba, nakakaiya mo. Para bisa na nga lang ako yung video eh. Tawa kitawa pa. Yan. Pwede, ang dami po natin pwedeng paggamitan ng ating mga papaya. Pwedeng Hilawin, pwedeng achara. Hilawin, side dish, yung mga achara. Pwede din sa mga tinola, sa mga nilaga, basta madami po. Sa mga adobo, pwede din. Adobo, pwede din. Kaya napaka-ganda po na magtanim ng papaya sa inyong mga bakuran. And ito po ay napaka, ika nga ay low maintenance nitong ating mga papaya. Hindi po ito kailangan na talaga ay kailangan nyo pang balagan or malimit na lagyan ng fertilizer, malimit diligan, hindi na po. Basta maitanim natin siya dyan, ay hayaan nyo na lang at makikita nyo, magbubulaklak na po yan after 6 months. Ibang hilera na po ito ng ano, na ating pinagtaniman. Hindi na kasya doon. Mamaya ipapakita ko sa inyo doon yung ating anim na natanim. Tapos ay dito ay dalawa. Ito? Bali, sampo po ito. Kada siya ang dito sa aming pagkatanim. Nagkaamoy ito po. Kaya po maamoy. Bastos ka naman. Yan. Dalawa na lang yung, bali sampu pala itong ating tinuha, dalawa na lang yung hahanapan natin kung saan natin itatanim. Yung palang kalabasa mga dito, yung mulak-mulak na. Pupuntahan na. Puntahan din po natin ang kalabasa, yung pinakita ko na sa inyo dati kung ano itsura na. Puntahan natin. Medyo masukal lang po talaga dito. Medyo masukal. Oh, halago. Wala na buklak. Pagpigit ng buko. Yan po ang ating kalabasa. Yan. Ang lalapad ng dahon. Sobrang tagal na.
siya ay napaibig sa paglapad, napaibig. Ang ginana niya po ay paglapad ng mga dahon. Wala pa kaming nakikitang buko. Yan, iikot mo anak dito. Lalapad na ng dahon ng buko ng kalabasa natin. Yun nga lang, wala pa siyang bulaklak. Ipurun mo kaya, daddy. Talbusan. Ayan, ito ang mga talbos. Yan. Yan. Doon pa banda. Ang lapad na po nito. Ang lapad na ng kilnalatan. Yung iikot. Doon banda. Sumunod ka sa daddy. Doon sa daddy. Talbusan mo. Talbusan mo, daddy. Yan, oh. Ang gaganda po ng kanyang talbos. Yan, oh. Yan. Alalapad ng dahon niya. Yan pa. Yan. Hanggang dyan. Yan. Pakita mo. Talbusan na po natin, guys, para ma-prune siya at hindi yung ang ganahin niya ay palago lang ng palago yung kanyang mga dahon. Yan. Sa daddy. Yan. Lapit mo na kami. Tinatalbusan na po ng aking asawa. Ang kati niya. Ay, tama ang ulo na yung daddy. Oh, okay, okay. Nandito yung ating dalawang magkasunod na tinanim. Yan. Yan. Kami po mag-asawa ang haliling magtanim yan. And then, meron pa dito. Dito. Yan. Itong kahilera naman ang ating mga
Jerusalem, yan. Yan, yung pa. Then, dun pa, dun banda. So, andun sa part na yun, yung ating walong pinanim, dyan sa part na yan, yan. And then, may isa tayo dito, yan. At, sa banda din eh. Sa banda-banda doon. Yun. Yan. Yan po ang ating pasampung tinanim. So, yun guys, tapos na po tayong magtanim ng ating mga papaya. Nakakuha na din ng talbos ng kalabasa. Mamaya, isasama po natin yan sa ating patola. Ilalabo natin. Yan. So, dito ko na guys, end ang aking video. Sana po ay may natutunan kayo and sana nag-enjoy kayo. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Pakihit na din po ng notification bell dyan sa baba para lagi kang updated sa mga videos na aking i-upload. Thank you and bye! Bye-bye po. I am Pawis. Pukuha po tayo ng papaya. Ah, ng papaya. Ng patola. Ah, wala na. Aring isang are. Nakuha na pala po ang isa pa. Ah, Nina. Yan, kukuha po tayo ng patola. Isasahog natin sa ating talbos ng kalabasa. Yan.